The Philippines will not rejoin the International Criminal Court. That's according to President Ferdinand Marcos Jr. The ICC is currently investigating crimes against humanity related to the conduct of the six-year drug war under former President Rodrigo Duterte. The Philippines has no intention of rejoining the ICC. The meeting that we had with the Soljan, the Secretary of the Department of Justice, kasama na rin dyan si Senator Enrile, who has become my legal advisor, amongst other, also si Attorney Harry Roque, because he is involved and recognized by the ICC. Ang meeting namin ay dahil sinasabi ngayon na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganun? So anyway, para alam natin ang gagawin natin, if we will respond, if we will not respond, kung sakali man sasagot tayo, ano magiging sagot natin, or possible din, hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo sumasa ilalim sa kanila. So that, pero this the ICC is a very different kind of a court, kaya pinag-aralan muna, sinabi ko sa inyo, pag-aralan niyo na mabuti yung procedure para tama yung gagawin natin. Kasi hindi natin siyempre kailangan, baka ma-misinterpret yung ating mga ginagawa. Kaya maliwanagin natin kung ano ba talaga ang dapat gawin, sinong susulat, kanino, anong ilalagay sa sulat, etc., etc. Back with more news, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. visits Pasig to assess the government's COVID booster rollout. Marcos again calls on Filipinos to get vaccinated and boosted as the threat of emerging COVID variants remain. He also reiterates there will be no more lockdowns, but he asserts the implementation of basic health protocols will remain in place. Ang sadya ko po rito ngayong hapon ay napakasimple lamang. Tinitingnan ko po na kung maganda at mahusay ang patakbo ng ating booster rollout na ating ginagawa ngayon. Dahil alam niyo naman po, itong COVID, masyado tayong minamahal dito sa Pilipinas, ayaw tayong iwanan. Kaya kailangan magpabakuna tayo ng mabuti dahil siguro naman nabalitaan na ninyo, maraming mga variant, yung bakuna, kung minsan kailangan isa pa para talagang tiyak tayo na hindi na tayo aabutan noong kahit na ano pang variant. The Philippine Health Department assures the public the country is still considered to be at low risk for COVID even if cases are on the rise. That's after the country logged 4,159 new cases Sunday, the highest daily tally in over 5 months. The DOH also says it is strengthening its National Patient Navigation Center to control the rising number of non-COVID patients in hospitals. The Philippines coordinating with the U.S. government for supplies of smallpox vaccines and other treatments against the monkeypox virus. This following the detection of the country's first monkeypox case last week. DOH officer in charge, Maria Rosario Vergeres, says the patient is still isolating at home, waiting for the rashes to fade completely. She adds the agency is on top of the situation. Lahat naman po araw-araw ay binibisita or minomonitor ng ating kagawaran. Everybody has been quarantined. Monkeypox po, nakakahawa siya as soon as symptoms start. So pag nag-umpisa na ho, naglagnat, nagkaroon po ng ibang sintomas, nag-umpisa na rin po na infectious na ang pasyente. Natatapos po ang kanyang infectious period kapag ka nag-resolve na rin po pati yung mga rashes niya. Kaya napaka-importante po that isolation is strict, na kailangan yun pong 21 days na sinasabi natin, makukumpleto ng pasyente.